Yan na ating pong pinaniniwalaan. Ang ating pong tatalakayin sa gabing ito ay ang Ebanghelyo at ang gawain po ng banal na Espiritu. The Gospel and the Holy Spirit's Work. Bakit po ito ay isa sa tatalakayin natin at nasa bandang unahan? Dahil narito po ang isa pong pinanggagalingan ng mga kamalian ng paniniwala tungkol sa banal na Espiritu at tungkol sa Ebanghelyo, yung relationship ng banal na Espiritu sa Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. At dahil po dito, lubhang napakahalaga po na malaman natin kung ano ba ang relationship ng banal na Espiritu at ng kanya pong gawain sa ginawang pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo na siyang tinatawag po nating Ebanghelyo. Dalawa po ang ating key passages na masusumpungan po. Ang una sa Ephesians 1:13. Sabi po dyan, "In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise." Tingnan niyo po yung pagkakasunod-sunod. Narinig yung salita ng katotohanan, walang iba kundi ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. At pagkatapos, narinig po ay naniwala. In whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Pagkatapos mong marinig at sumampalataya sa Ebanghelyo, dun po pumapasok ang banal na Espiritu. Siniselyuhan ka niya, tinatatakan ka niya bilang pag-aari na ng Diyos. At dahil sa ikaw ay pag-aari na ng Diyos, ikaw po ay pananahanan ng banal na Espiritu. Ayan. Kaya nauna po yung pagsampalataya sa Gospel ni Jesus Christ at pagkatapos nung tatanggapin natin ang banal na Espiritu. Galacia 3:2-5, ito po yung nagkaroon na ng issue sa Galatian Church. Nagkaroon na po ng issue tungkol sa relationship ng gospel at saka ng banal na Espiritu. Ang sabi dito, "I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by observing the law or by believing what you heard?" Dito tinatanong na ni Apostle Paul yung mga taga Galatians na nagkaroon na ng maling paniniwala tungkol po sa Ebanghelyo at sa relationship dito sa banal na Espiritu. Sabi niya, tinanggap niyo ba ang Espiritu sa pamamagitan po ng pagsunod doon sa kautusan o sa pamamagitan ng paniniwala o pananampalataya sa inyong narinig? Ano yung narinig nila? Yung Ebanghelyo. Sinampalataya nila ang Ebanghelyo. Tinanggap niyo ba ang Espiritu sa pamamagitan ng paggawa ninyo, pag-observe ninyo sa law o sa kautusan o sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon? Does God give you the Spirit and work miracles among you because you observe the law or because you believe what you heard? Inulit lang niya yung tanong na yun. At sa gabi pong ito ay liliwanag natin bakit ganito ang tanong ni Apostle Paul. Kaya hiningin po natin ang pagdubay ng Espiritu sa ating pong pag-aaral nito upang maging pakipakinabang po ang ating gagawing pag-aaral. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos sa manaming banal na kapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga nagdaang araw ng linggo ito, Panginoon. Kung ito kaming kiningatan, kinilinga,
At ngayon ay tinipon upang sama-sama po naming mapakinggan muli ang mabuting balita ng aming Panginoong Jesucristo at malaman ang tamang relasyon nito sa pagbibigay ninyo sa amin ng banal na Espiritu. Palayan niyo po ang aming pag-aaral na ito, Ama, gabayan kami ng banal na Espiritu. Ginawa po ang bukas ng aming puso at isipan upang maunawaan natin ang mga bagay ng aming pag-aaral. Ingatan po kami sa kapayapaan, O Diyos, at patuloy pong ipatawad ang mga pagkukulang at pagkasala namin sa inyo. Maraming samot na lang sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, so yan po, pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa banal na Espiritu at ang relationship po nito sa ating Panginoon. Nung mga nakaraan po, napag-aralan natin kung ano yung tunay na Ebanghelyo, walang iba kundi ang life, death, resurrection ni Jesus Christ para sa ating kaligtasan. Huwag pong kakalimutan yung para sa ating kaligtasan. Dahil yun po ang nagiging mabuting balita. Yung nangyari sa ating Panginoong Jesucristo ay para sa atin. At napag-alaman din po natin yung iba't ibang pangalan na tinawag sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po ay nag-iisa. Subalit ito po ay tinawag sa maraming pangalan. The Gospel of God, the Gospel of Christ, the Gospel of Grace, the Gospel of Circumcision, the Gospel of Uncircumcision, the Gospel of the Kingdom, the Everlasting Gospel. Lahat po yan ay tumutukoy sa nag-iisang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. At napag-alaman po natin din yung distinguishing characteristics ng Gospel para hindi tayo malinlang ng kaaway sa ating paniniwala sa gospel. Meron po tayong pinag-aralan anim na distinguishing characteristics ng gospel. At kung hindi pa natatandaan, ang unang distinguishing characteristic ng gospel po ay ito ay tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos. Why? The gospel is regarding His Son, Jesus Christ. Hindi tungkol sa Ama, hindi tungkol sa Banal na Espiritu ang Ebanghelyo, pagamat sila po ay may malaking relationship sa Ebanghelyo, subalit ang Ebanghelyo po ay pagkutangin na tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Ebanghelyo po ay tungkol sa past historical events na nangyari outside of us. Hindi po nangyari ang life, death, resurrection of Jesus Christ sa atin. Nangyari po ito sa kasaysayan almost 2,000 years ago. At ang Ebanghelyo po ay isang tapos na na gawain ng ating Panginoon sa Kristo. At ito ay sakdal at ito ay kompleto, hindi na pwedeng dagdagan. At ang Ebanghelyo po ay tungkol sa hindi na pwedeng maulit na mga pangyayari. Minsan lang ang ating Panginoon ay nagkatawang tao. Hindi na mauulit yun. Minsan lang siyang nabuhay dito bilang substitute natin. Hindi na po mauulit yun. At minsan siyang namatay para sa ating mga kasalanan. Hindi na po mauulit yun. At minsan siyang binuhay na uli ng Ama bilang patunay na tinatanggap ng Ama ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo para sa ating kaligtasan. Hindi na po yan mauulit. At yung pang-anim, ang Ebanghelyo po ang kapangyarihan ng Diyos sa ating kaligtas. Ngayon, tungkol sa iba pang mga katotohanan na dapat nating malaman, kailangan malaman natin yung tamang relationship sa gospel. Lahat po ng uri ng katotohanan ay may kaugnayan sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko nga kung i-gagawa ako ng paghahambing kung ano ang Ebanghelyo, ang Ebanghelyo po, yun po yung nasa gitna ng gulong. Kung
gulong, nakita na kayo ng gulong. Yung ebanghelyo po yung nandun sa gitna kung saan yung gulong ay umiikot. At yung gitlang yan, meron pong mga nakakuan yan, nakatutok, kung tawagin natin ay rayos. Nakatabit po silang lahat doon. At kaya po nagpa-function sa tamang function niya ang gulong dahil po doon sa yung mga rayos ay nakakabit sila sa sentro. Kung yung mga rayos po ay tatanggalin ninyo sa sentro, hindi po gram na mag-function ang gulong. Okay? Ganun din po sa katotohanan. Kung ang katotohanan ng Ebanghelyo ay aalisin natin sa gitna, yung pong ating mga alam na iba pang katotohanan ay magkakawatak-watak na. So, ang ating pong Ebanghelyo, ang batayan ng lahat ng katotohanan. Kung sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, I am the truth, ako ang katotohanan. Ang ibig sabihin ng Panginoon, lahat ng katotohanan ay meron pong kaugnayan sa Kanya. Siya po ang pinakasentro ng lahat ng katotohanan. Kaya halimbawa, tungkol sa kung paano tayo mamuhay dito sa mundo. Nahirapi yung mga Israelites, yung mga Jews, na meron silang nilo para alam nila kung paano sila mamuhay pang araw-araw. Utos po doon, 613 commandments, pati yung isusok nilang damit, pati yung pagkain nila, lahat ng ginagawa po nila, lahat ng aspeto ng kanilang buhay bilang isang bansa. Lahat ay nandun po, covered yan sa 613 commandments ni Moses. At dahil yung iba nahirapi sa ganong pamumuhay, kahit na dumating ang ating Panginoong Jesucristo, right, dun pa rin sila sa loob nakatingin. Kaya nagkaroon po ng issue sa Galacia. Yun po yung ating isa sa key passages natin. Nagkaroon ng issue sa Galacia. Kasi yung mga Tiro Galatians, naapan sila, na bighani sila dun sa tinatawag nating gifts of the Spirit. Yan, spiritual gifts. Alam niyo po yung gifts. Iba't-ibang kanyan. Iba't-ibang kaloob na binigay ng ating Panginoong Jesucristo sa church, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya lang, meron po tinatawag na mga miraculous gifts. Halimbawa, yung signs, miracles, and wonders, kasama po yan sa mga spiritual gifts. Gifts of healing, gifts of kwan, yung paggawa ng signs. Okay? Lahat po yan ay kaloob ng banal na Espiritu. Kaya lang, natuon yung pansin ng mga taga-Galacia yung sa mga tinatawag ng miraculous gifts. Okay? Kahit na siguro tayo, matupan tayo, matutuon yung pansin natin yung sa miraculous gifts. Dahil hindi pangkaraniwan yun eh. Makakapagpagaling ka ng biglaan. Yung makakabuhay ka ng patay. Hindi yun na ordinaryo. So doon na focus yung mga Galatians. At may mga kuno po, may mga teachers na nagsabi, oh, para mapasa inyo yung mga gifts na ganyan, lalo na yung mga spirit, yung mga miraculous, spectacular na spiritual gifts. Ito dapat yung gawin. Yan. Sundin nyo to, sundin nyo yan. Sa panahon natin ngayon, kung meron na kayong narinig na para daw matanggap yung baptism ng Holy Spirit, eto, 7 steps. 7 steps pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 steps. Ganun din po yung una. Eto, kailangan sundin nyo to. Kailangan na, pure ang buhay mo, wala kang nilalabag na kahit na ano, hindi ka pananahan ng banal na Espiritu kung ikaw ay marumi,
Eh, kung pakikinggan mo, ang tama naman. So, pero ang totoo niyan, by works po yun. Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul, tinanggap niyo ba ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa mga sinasabi ng kautusan? O sa pananampalataya ninyo doon sa narinig ninyong Ebanghelyo? Maginaw naman po yung unang key passage natin. Na pagkatapos nung marinig, sasampalataya ka. Pagkatapos nung sumampalataya, saka ka pala, isell yung man ng banal na Espiritu. Eh, wala ka pa naman nagagawa. Eh. Sumampalataya ka pala, wala ka pang ginagawa. Tinanggap na yung Holy Spirit. Anong ibig sabihin nun? Hindi sa pamamagitan ng gawa, kaya matatanggapin ang banal na Espiritu. Tatanggapin mo ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagsampalataya mo sa Panginoong Jesucristo at sa Kanyang Ebanghelyo. Eh, sa panahon po natin ngayon, ayan, lalo na po sa tinatawag nating mga Pentecostal churches, okay? Ang emphasis po nila ay nasa banal na Espiritu at kung ano yung mga steps na dapat mong gawin para mapustos ka raw ng banal na Espiritu. But that is going back to yung tinatawag nating gaining the favor of God by works. Hindi po natin mag-gain ang favor ng Diyos para bigyan niya tayo ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil wala pong sakdal na gawa. Kaya po tayo binibigyan ng banal na Espiritu nung sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo dahil yung ginawa niya para sa atin, sakdal. Hindi po tumatanggap ng hindi sakdal ang Diyos. Itong ating mga pagsambang ito, pumapailan lang ito sa Diyos pero dumadaan sa mediator natin. Dahil kung hindi dadaan ito sa mediator natin, kay Jesus Christ, at siya ang mag-aalay nito sa Diyos Ama, hindi po matanggap. So, kailangan alam natin itong mga katotohanan na ito na laging nandyan ang ating Panginoon sa Kristo. No one comes to the Father except po ang sabi ng ating Panginoon. Okay, so, tingnan po natin itong kwan tungkol sa banal na Espiritu. Tungkol sa banal na Espiritu, mayroong dalawang, sabihin natin, mayroon po siyang dalawang kaloob sa atin. Ang unang kaloob niya sa atin, yung tinatawag pong fruit of the Spirit. Ano yung fruit of the Spirit? Meron pong kinalaman ang fruit of the Spirit sa ating ugali. Kasi yung sinabing fruit of the Spirit, tungkol po yun sa ating pag-uugali. Love, peace, joy, kindness, patience, self-control. Lahat po yun. Siyam na binanggit na character traits po yun. Yun ba yung tungkol sa ating pag-uugali? Na hinuhubog ng Banal na Espiritu yung ating pag-uugali. Para sa ganun, yung kanyang bunga, yung bunga ng Espiritu, ay makitaan tayo. Hindi po tayo, Juan, hindi po tayo pare-pareho ng pag-uugali. Dahil hindi po pare-pareho ang degree ng pagbibigay ng Banal na Espiritu sa kanyang fruit. Meron po sa atin maikli ang pasensya. Yun. Kailangan i-develop yun. Meron po sa atin na pa naman. Laging what? Parang laging balisa, parang laging walang peace. Meron po ganyan. Dahil ang fruit of the Spirit po, yan ay kasing laki ng ating pananampalataya. Kung malaki yung pananampalataya mo, yung pong fruit na makikita sa iyo, malaki. Kung maliit, tulad ng mga disciples ni Jesus Christ, nung siya ay nag-uumpisa pa lang sa ministry, lagi niya sinasabi, kayo ng mga maliliit ng pananampalataya.
hindi makakuha sa kanila, hindi makagawa ang banal na espiritu dahil maliit pa yung pananampalataya nila. Si John at si James, magkapatid ng pulog, may nakitang ipipreach, nagpapagaling sa pangalan ng Jesus Christ, eh hindi naman nila kasama. Sabi niya, sabi kay Jesus Christ, oh, nagpapagaling sa pangalan niya, hindi naman natin kasama. Gusto mo, magpadala tayo ng apoy mula sa langit, sulugin siya. Ayun, medyo kulang sa pan yun. Kulang sa pag-ibig yun. Sabi ng Panginoon, yung hindi lumalaban sa atin, ay pagkampi natin. He who is not against us is for us. So, hindi siya against sa atin. So, itong mga character traits na ito, eh, kailangan pong i-develop ng banal na espiritu sa ating buhay. At yan yung mga character traits niyan, habang malalim po ang pagkakilala natin, malaki ang pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, lalo pong magiging manifest. Kaya may makikita kayo, siguro 10 years ago, nung makilala niyo yung tao, mainitin ang ulo, walang pasensya, right? Ramot, after 10 years, diba? Mahaba na pasensya. Makuha na ngayon, pagbigay na, tulungin na. Yan po ay pan. Dahil lumaki yung pananampalataya niya sa ating Panginoon Kristo, eh, nakagawa po ng mas malaki sa buhay niya, banal na Espiritu. Yan. Po sa fruit of the Spirit, meron tayong pinatawag na spiritual gifts. Nandiyan naman po yung muna pa natin. Talagin po natin. Merong gift of administration, merong gift of yung tulungin, meron pong iba't ibang gifts, at siyempre meron yung mga hindi pangkaraniwang gifts of tongues, gift of interpretation of tongues, gift of prophecy, and so on. Ganun din yan. Yan po ay ibinibigay ng Diyos ng banal na Espiritu sa ayon dun sa kanyang sariling kalooban. Okay. Hindi yan ibibigay sa lahat. Kasi gusto niyang maging dependent ang bawat miyembro sa kapwa niya na. Isipin niyo naman kung lahat ng gifts na punta na sa isang member, hindi na kailangan. Diba? So, kaya ang ginawa ng banal na espiritu, ibinahagi niya yan. Iba't iba. Okay. Sabi nga, ang tanong nga ni Apostle Paul sa kanyang surat sa mga Corinthians na nakuha naman, nagulo naman dahil naman sa spiritual gifts. Sabi niya, lahat pa sa inyo ay kung speaking tongues, obviously, hindi. Right? Lahat pa sa inyo ay kung may gifts of healing. Sagot ay hindi. Dahil talaga ang Diyos ang ba nag-distribute ng mga gifts na yan. Ayon sa kanyang kalooban para po sa ikaw kalalago ng mga iglesia. So, yan ang kwan. At dahil nung panahon na yon, kasi isang dahilan kung bakit yung pong tinatawag nating gifts of healing ay parang madalas makita ng panahon na yun. Eh kasi wala pa namang pumuhan. Modern medicine. Wala pa yung mga medical na knowledge na ipinigay ng Diyos sa tao. Parang mga sakit-sakit po ng tao ay mabigyan ng lunas. Walang mga kondo, walang mga hospital. Isipin nyo, yung thief ay yung Samaritan na pinagtulungan ng mga magnanakaw at pinagnakawan at tinulpe. Saan din nila? Hindi naman din nila sa hospital. Hindi nila po sa parang pan lang. Yung inn, tawagin nila, parang hotel. Hotel na maliit. Doon din nila.
Sa panahon natin ngayon, dadalhin mo yan sa ospital. Diba? Eh kaya lang, wala sila noon noong panahon na yun. Eh ang tao naman po, eh yung sakit ng tao, eh ganyan din naman yung sakit nila noong unang panahon. Hindi nga lang na-discovery kung ano yung mga sakit ng tao. Ngayon lang na-discovery yung sakit. Pero yung karamihan po sa mga sakit ng tao noon, eh kung na, ando na. Hindi lang nga natin alam kung ano yung mga sakit na yon. Yung pong yung panahon na yun, siguro hindi nila alam yung tungkol sa rayoma. Hindi nila alam tungkol sa high blood. Pero sigurado, may namamatay sa high blood nun. Sa stroke, may namamatay sa heart attack. Hindi nga natin alam kung ano yung mga sakit na yun. At dahil wala pa yung mga kaalaman na gano'n, kaya po, Juan, maraming miracles of healing na nangyayari. Kaya halimbawa, yung pilay. At yung panahon po yun, wala pa ng mga therapy, pang physiotherapy. Kaya pagka pinagaling ng Panginoon o kaya ng mga apostles, kita-kita mo talaga yung miraculous healing nila. Eh sa ngayon po, marami ng fans. Bibigyan niyo, parang instant healing nila. Mataas na mataas ang blood pressure mo, maaaring may stroke ka na. Tapos tutulukan ka lang sa... Maya-maya, ito na, ayos ka. Parang pa na rin, miraculous rin. Eh, hindi pa na yung invento yung mga panahon na yun. Kaya, pagka pinagaling sila, ginamitan sila ng kapangyarihan ng Panginoon. Eh, talagang nahihisan ng tao. Oh, miraculous healing. Ngayon, yung pong mga, ano yan, mga tinatawag natin fruit of the Spirit, gifts of the Spirit. Yan po ay pinagkaloob sa atin dahil sumampalataya tayo ating Panginoon sa Kristo. Hindi dahil sa meron tayong sinunod na steps 1 to 7 o kaya steps 1 to 10 ha? At saka natin nakuha yung gift ng Holy Spirit o yung kanyang fruit, hindi po. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya po natin natanggap yung hindi po yan sa pamamagitan ng gawa. Kung paano ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mga ginagawa po natin sa nagawa natin, ginagawa at gagawin pa, kaligtasan ay hindi nakabatid yan kundi sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo na ating sinasampalatayan. Gayun din po ang fruit at saka ang gifts ng Holy Spirit. Yan po ay nakabatay doon sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya habang lumalaki ang pananampalataya sa gospel, lumalaki rin po ang fruit of the Spirit na nagmamanifest sa buhay mo at ganyan din po yung mga spiritual gifts. So, kailangan po makita natin ang relationship. Faith in Jesus Christ, sabihin, faith in the gospel of Jesus Christ, brings the Holy Spirit to dwell in the believer to give him fruit and spiritual gifts. Hindi po sa pamamagitan ng gawa. Kaya po pa, nakakatakot yung pan, mabaptize ng Holy Spirit, ito ang dapat natin gawin. Right? May pa niyan, may 5 steps yan, o kaya 6 steps. Pagka meron kayong nangangaral na ganyan ang sinabi, magpana po kayo. Medyo umiwas na kayo. Right? Dahil inuulit niya yung nangyari sa Galatians, sa mga tiga Galatia. Yung akala nila, mapapasa kanila yung gifts ng Holy Spirit sa pamamagitan ng mga gawa, yung mga steps 1, 2, kung ano. Hindi po. Alright. So, malinaw yan sa ating pinag-aaralan. Ngayon, ang tunay pong spirit-filled na tao
yung talagang pinananahanan ng banal na Espiritu. Ang focus po niyan ay nasa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo at wala dun sa banal na Espiritu at sa kanyang gift at sa kanyang kwanpo, fruit. Okay? At yan po ay nilinaw mismo ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya sa John 16:13-14, ang sabi niya, "But when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own." Ibig sabihin, hindi siya magsasalita tungkol sa kanyang sarili. "He will speak only what He hears." Ibig sabihin, what He hears from Christ. "He will bring glory to me," sabi ni Jesus Christ, "by taking from what is mine and making it known to you." So, dito po, nilinaw ng banal ng ating Panginoon Jesucristo ang role ng banal na Espiritu. Hindi siya magsasalita ng kanyang sarili. Kaya po, ang tawag ng ibang mga nag-aaral sa banal na kasulatan, sa banal na Espiritu, the low-profile God. Low-profile lang siya. Kaya lang po, nagiging focus. Hindi yung banal na Espiritu ang nagpo-focus ng attention ng church sa kanya, kundi yung mga members mismo ang nagpo-focus sa Holy Spirit. Right? Pagka ganun po, hindi gawa ng banal na Espiritu yun. Dahil ang gawa ng banal na Espiritu, sabi rito, hindi siya, he will not speak of his own, on his own. Right? He will glorify or bring glory to Christ. Hindi sa kanya sarili. By taking from what is mine and making it known to you. Ang reason po dyan ay ang banal na Espiritu na nananahan dito. Kung ang magiging center natin ang banal na Espiritu at yung kanyang spiritual na gifts at fruit, ang ibig sabihin dahil nandito yan, magiging believer-centered ka. Hindi ka na Christ-centered. Tandaan niyo po yan. Pagka ang sentro ninyo ay tungkol sa gawain ng banal na Espiritu sa kanyang persona at sa fruit at saka sa spiritual gifts na ibinibigay niya sa atin, kung yun ang ating sentro, right? Nagiging believer-centered po tayo. Madaling sabi po, self-centered. Okay? Naalala ko tuloy nung mga karoon ng mga pang-dito noon. Nasa kung po tayo noon? Nasa Sakni pa tayo. Then matumating ng mga foreign na country clerks at mga ministry na kakokus sa science, miracle, signs and wonders kung sila nakakokus. Ay, wala talagang one. Walang gospel yung mga preaching nila. Kinuha nila dun sa pinanggalingan nila. Kaya ito yung mga miracles na ginawa nila. Na-focus na sa believer. Sa believer na tuloy na-focus yung one. Yung pansin ng mga tao. At talagang makikita mo yung obvious na pagkakaiba ng mga manampalatayan sa tunay ng Ebanghelyo. Naka-focus talaga sa ating Panginoon. Right? Ngayon, ang isa po sa mga example talaga, examples ng mga spirit-filled na tao, ay wala na ba kundi si Apostle Paul. Si Apostle Paul po, walang nakaulat sa banal na kasulatan na si Apostle Paul, pagka nangangaral, ay pinangangaral niya lagi kung ano yung paano siya na-convert, kung ano yung mga missionary ko niya, successes, hindi yun ang tinangangaral niya. Ang katunayan niya, kung babasahin niyo po yung 2 Corinthians 11, 12, right? Kung babasahin niyo yan, makikita ninyo, hiyang-hiya si Apostle Paul nung sabihin niya yung kwan niya, yung experience niya sa Panginoon. Sabi niya, "I am like a fool." Sabi niya, para akong sira ulo, sabi niya. Pero sabi niya, pinipilit niyo ako eh. Sabi niya,
You force me na sabihin ko sa inyo na yung mga sinasabi ng super apostles, hindi naman talaga mga apostles, sabi niya, eh kinukuha kayo, dinidisip kayo. O kaya naman, hindi yung masabi, total, nakapokus kayo sa kung ano yung ginawa ng mga super apostles na ito. O eh kahit na hindi kalooban ito, talagang sinabi niya sa Corinthians, sigulat niya talaga. This is not as the Lord would. Itong ginagawa kong ito, hindi ito sanayon ko sa kalooban ng Panginoon, pero pinilit niyo ako. Israelita pa sila. Israelita po. Sabi niya, galing sa tribe ni Benjamin. Sila ba ay lingkod ni Kristo? Lalo na ako. Sabi niya. Ba eh, nagyabang na si Apostle. Ay, totoo. Sabi niya, let me head this boasting. Pero hindi ito sanghayon sa kalooban ng Diyos. Pinilit niyo lang ako. Are they servants of Christ? I am more. Sabi niya, tapos kinuha na niya. O, yung mga churches na naitayo niya, yung missionary journeys niya, yung pong ilang beses siya nahuli ng mga Hudyo at pinarusahan. Kung siya, 5 times. Na nahuli ng mga Hudyo. At kinuan siya, yung kung tawagin nila, 40 lashes minus 1. Dahil kung yun daw latigo ng ginagamit ng mga Hudyo, lalatiguhan ka. Lalatiguhin ka. 40! Patay ka. Ibig sabihin, 39 ang nilatigo sa kanya. 5 times na nangyari sa kanya. Ang isipin mo yun, yung hirap na dinanas niya para sa ating Panginoon Yesu Kristo. Nagutom siya, nagkaroon siya ng 3 times na shipwreck siya. Pamalas naman talaga niya. Ni Paul, pero sabi nga, eh, nang kinuha niya yun, tiniis niya yun alang-alang sa ating Panginoon Yesu Kristo. Tiniis niya yun. Alang-alang sa Panginoon Yesu Kristo at sa gospel. Kaya kung mapag-uusapan, eh yung gawain para sa ating Panginoon, eh wala pong mangunguna. Valedictorian si Juan, si Apostle Paul, summa cum laude, si Apostle Paul pagdating sa wala pong Juan, wala pong sino man nahihigit dun sa nangyayari kay Apostle Paul na paglingkod niya. Dahil nga po sa pan niya, sa pagtatalaga niya sa gospel ng ating Panginoon Yesu Kristo, yung tao, hindi na rin nagpag-ibig niya. Oh. Sa lahat yata ng mga apostol, eh, siya lang at siya lang. Lahat na yun, may mga pamilyang iniwan. So, yung ibig sabihin, hindi siya nakafocus doon. Hindi yung tulad ng mga nakafocus sa science, miracle science and wonder. Pagtayo sa pulpito, sasabihin ka agad kung saan sila nagpunta at kung ano yung mga pinagaling nila ng sakit, kung ano. Si Apostle Paul. At sabi niya, I speak in tongues more than all of you. Pero, hindi lang ilang lingwahe ang alam ni Paul noon. Dahil nag-iikot siya. Pero hindi niya kinuha niya. Tungkol naman sabi niya sa mga miracle signs and wonders na one sign ng mga apostles. Sabi niya ganun. Hindi ako pa. Hindi ako nagpulas. Pero sabi niya ganun. I am speaking to you like a fool. Sabi niya. Hindi ko dapat ginagawa ito. Ibig sabihin, hindi nakafocus si Apostle Paul sa gawain ng Diyos na Espiritu sa kanya. Sa kanya. Ngayon, ang reason po kung bakit hindi ka dapat mag-focus sa Banal na Espiritu sa ginagawa niya sa sarili mo. Kasi matu-focus ka po sa sarili mo. Okay? Mawawala na yung focus mo kay Christ. At pag nawala na ang focus ng isang tao kay Christ, kung anong ano nang paniniwala ang kanya.
ang paniniwalaan niya. Hanggang sa pahapyaw na lang yung pagbibigay niya ng papuri sa Panginoon sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon. Parang parang lang, pahapyaw na lang, side issue na lang sa kanya yun. Ngayon, malinaw sa tulad ng kasunatan, meron itong tatlong pandaraya na gagawin, right? Ang ating kaaway. Lalo na yung patapos na yung kasaysayan ng mundo. Ibig sabihin, palapit na ang pagdating ng Jesus Christ. Tatlo po ang pinakamalaking deception niya. Pagbibigay siya ng another Jesus, another gospel, another spirit. Kaya po, napakahalaga nitong pinag-aaral natin, knowing the real Jesus, knowing the real gospel, and then pag-aaralan din natin knowing the real Holy Spirit. Sabi niya rito sa 2 Corinthians 11, 4, 14, and 15, sabi niya, "For if someone comes to you and preaches in Jesus other than the Jesus we preach, or if you receive a different spirit from the one you received, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough. And no wonder, for if Satan himself masquerades as an angel of light, it is not surprising then if his servants masquerade as servants of righteousness." So, merong magiging counterfeit na Jesus, counterfeit na gospel, counterfeit na Holy Spirit. At nakakalungkot po ito. Ngayong alam natin yung mga distinguishing characteristics ng gospel, pumunta kayo sa ibang mga churches at makikita ninyo yung malaking pagkakaiba. Makikita ninyo yung malaking pagkakaiba. Talagang ibang-ibang henyo na. Halimbawa, pagka sinabing maliligtas ka, kung ikaw ay na-born again, ikaw ay maliligtas. Ibang-ibang henyo na po yun. Ang being born again po ay gawain ng banal na Espiritu. Hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng gawain ng banal na Espiritu, kundi sa pamamagitan ng gawain ni Jesus Christ. Okay? With the counterfeit Jesus, counterfeit Holy Spirit, and counterfeit gospel, Satan will work out miracles, signs, and wonders to deceive, if possible, even the very elect. The Bible has warnings about this last grand deception of Satan. Ito po ang sabi niya, "For false Christ," ito yung bago dumating si Jesus Christ, "for false Christ and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect, if that were possible. See that I have told you ahead of time." At sabi naman po dito sa 2 Thessalonians 2:10, 11, "The coming of the lawless one will be in accordance with the work of Satan, displayed in all kinds of counterfeit miracles, signs, and wonders, and in every sort of evil that deceives those who are perishing." Sa Revelation, "And he," false prophet, "he performed great and miraculous signs, even causing fire to come down from heaven to earth in full view of men. Because of the signs he was given the power to do in behalf of the first beast, he deceived the inhabitants of the earth." So ito po yung mga warning sa atin. Kaya nakakalungkot dahil may mga Christian churches talaga na nakafocus po sa miracle signs and wonders. Na hindi dapat nakafocus dyan ang mga Christian. Dahil darating ang panahon, yan po ang gagamitin ni Satan para mandaya. "These serious warnings must not be taken lightly. Every time we hear and see miracle signs and wonders, we must always be cautious whether what we are seeing and hearing are the real things or the counterfeit ones." Hindi ka basta-basta maniniwala. May nakapagpagaling. Huwag kang basta-basta maniniwala.
May nagmilagro doon. Huwag kang basta-basta maniniwala. Alamin mo muna. Ano ba yung mga pala yan? Isipin mo, ano ang relationship niyan? Saan sila nakapokus? Sa last job ng Jesus Christ o sa work ng Holy Spirit? Malalaman mo kagad. Right? Alright. Ang sabi sa those who will not heed these warnings will be deceived by these miracle signs and wonders. Ito po yung sinabi ni Jesus Christ. Matatanda niyo? Yung ginagawa ni Jesus Christ kung paano siya kung darating na siya, anong mangyayari kung darating na siya, second life. Meron pong mga tao na ito ang sasabihin nila. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Ibig sabihin, ibang Kristo, ibang Jesus ang nakilala mo ngayon. Ibang ebanghelyo ang kanilang tinanggap at ibang Holy Spirit ang gumamit sa kanila, hindi ang tunay na Espiritu. Akala lang nila na si Jesus Christ, yung gospel niya at saka yung Holy Spirit, eh yun ang pinapangaral niya, pinapaniwalaan nila. Pero ang napaniwalaan pa nila ay yung palang mga counterfeit. Counterfeit na Jesus, counterfeit na gospel, counterfeit na Holy Spirit, counterfeit na miracle signs and wonders. Kaya sila po ang mabibigo pagka dumating na si Jesus Christ. These are counterfeits because there are true ones. Meron pong totoo, pero may test. Sabi nga, believe not every spirit, but test the spirits, whether they are from God or from the evil one. So, yan po ang one. Kaya natin pinag-aaralan ang tungkol dito sa Ebanghelyo at the relationship nito sa ibang mga kasutuhanan na dapat natin malaman para hindi po tayo madisid. So, the real measure of great faith, pag-usapan po natin ngayon, bilang pangukas, paano mo i-measure yung one? Nakibang ng palataya nito. Hindi po i-measure ang na-measure ang tunay na laki ng pananampalataya sa pamamagitan ng nakikita dito na miracle, signs, wonders, o kaya kahit na po yung fruit of the Holy Spirit. Ang tunay po na measure ng pananampalataya ay yung hindi ka bibitaw pag kahit na tinetest na yung pananampalataya. Lahat po tayo dadaan ng test. Parang ganito, parang yung nag-aaral ka sa school, may test ito. At meron po tayo pa, final test. Lalo na yung mga dadat ng buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Pero, ang tunay na sukatan ng final sample, ng pananampalataya, gano'n po kalati yan, yung pagka may pinagdaraanan ka na. Yan ang tunay na sukatan. Yung pagka parang hindi na pinakikinggan ng Diyos ang panalangin mo. Yung parang ang pabor ng Diyos eh binawi na sa'yo. Ano ang buwan? Anong gagawin mo kung sakasakaling yung nangyari kay Job ay nangyari sa'yo? Anong gagawin mo? Doon ang subok ang pananampalataya mo. Pero ang sabi ni Job, though he slay me, yet will I trust in him. Kahit na patayin pa niya ako, magtitiwala rin ako sa kanya, sa Diyos. Alam niyo po, lahat ng mga apostles, kasama na si apostle po, lahat sila ay na-test. At nakita kung gaano kalaki ang pananampalataya nila. Bakit? Hanggang sa kamatayan, hindi po sila nag-renounce. Hindi nila nirenounce yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Pagamat pinugutan sila ng ulo, sinipat, inilublog sa kumukulong langis, nilagari, lahat na ng uri ng pans, pahirap ang ginawa sa kanila.
Yeah, dyan po na test tunay na ano lang pala tayo. Yung ang daming pinagdaraanan, pero pagkausap mo, huwag pa rin. Patibay pa rin ang pananampalataya niya. So, purihin po ang Panginoon na ating napapag-aralan ng mga bagay na ito. Para sa ganun, hindi po tayo matiis ng nagtas at mapaniwan mga counterfeit. So, purihin po ang Panginoon. Ngayon, alam na natin ang relationship ng gospel sa Banal na Espiritu at sa kanyang fruit at sa kanyang sa kanya pong funds, gifts, at kung paano makikita talaga ang pananampalataya. Dahil may counterfeit, huwag niyo pong ipapase ang laki ng pananampalataya ng isang tao na nakikita niyo gumagawa niyo. May counterfeit po. Kailangan siya sa atin ang minumuti. Alright, so tayo po yung magwawagas sa isang manalangin. Akila namin Diyos, magpunan na magpangyayin sa lahat. Maraming salamat po sa mga nagdang sandali. Namin pong napag-aralan ang relationship ng Banal na Espiritu at ang kanyang gawain. Sa gawain ng aming Panginoon si Kristos ay bakit. Palayan niyo po ang mga katotohanan ito. Itunuha po ang maging gabay namin, Panginoon, upang hindi kami mapaniwala at marilang ng ibang Jesus, ibang Evangelyo, ibang Banal na Espiritu. Panglagaan po ang bawat sa amin, huwag kami mag-receive, Panginoon, kundi lalo kami patatagin sa pananamin kung pananampalataya sa tunay na Jesus, sa tunay na Ebanghelyo at sa tunay na Banal na Espiritu. Pagpalaan po po ang nabilang sandali ng pagsamba sa inyo, O Diyos. Itong aming sama na lang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.